guys! Welcome back to my channel! So today, papakita ko sa inyo ang What's in My Hospital Bag Mommy Essentials. If you like this video, click the thumbs up. Don't forget to subscribe! Ayan, so nag-decide na ako na mag-impake ng bags para anytime na lumabas si baby ay bibit-bitin na lang to ni daddy sa hospital. Okay, so simulan natin dito sa mas malaking bag. Nandito yung mga big items. Yung isa sa mga dadalhin ko is itong bathrobe. Na cute siya kasi personalized. Wedding gift siya sa akin. Meron din yung husband ko, pero hindi ko na siya dinala ng bathroom. Para meron akong madaling ipapatong kapag may bisitang darating or pagpupunta ako ng restroom. Tapos nagdala na rin ako ng bath towel. Also personalized. Tapos nagdala ako ng disposable slippers. Ayan, mapapakinabangan nyo ngayon yung mga inuuwi galing sa hotel. Tingin sa kami ng husband ko kasi pwede niya itong gamitin kung nagle-labor man ako. So, para comfortable din siya. Tapos, nagdala ko na dalawang set ng sleepwear. Tapos, yung napili kong sleepwear, yung button-down. Ayan. Para easy access siya pag mag-breastfeed. Pajamas to. Ito yung isa. Ayan, button down. So, ayan. Diba? Gain natin siya dito. Then, dalawang maternity bra. So, pareho din sila yung merong breastfeeding access and bra extenders. Dala ko ng four underwear na black kasi I'm not sure kung meron daw bleeding eh after manganak. So, at least pag black, mas sinimesi tignan. And isang going home outfit. So, dress lang naman siya na isang diretso para madaling isuot. Tapos, ito, nagdala na rin ako ng nursing cover. Kasi gusto ko talagang ma-breastfeed si baby. So, feel ko na talaga na bibigay ni Lord sa akin yung pag-breastfeed. So, nagdala na ako ng breastfeeding cover. And then, ito, maternity pads. Kasi nga sabi nila, after daw manganak, may bleeding. So, para sure, nagdala na ako ng sarili ko. And then, ito, very important daw to, ang binder. So, I got the Wink binder kasi maraming good reviews na nakikita nito. Comment down below kung may questions kayo sa akin. Huwag kayong mahihiya. Sasagutin ko kayo. Prices, saan ko binili mga brands. So, comment na lang kayo sa baba. So, kumuha ko ng black. Ayan, ganyan siya yung pangipit ng tummy. Para sumeksi tayo ulit after manganak. And this is hospital grade. And safe siya kahit cesarean. Then, lastly, I have my pouch. Itong pouch na to, ang laman lang nito is breast pads. So, ano ba yung breast pads? Dati hindi ko din alam kung ano to, pero binigyan kasi ako ng sister-in-law ko. So, para siyang sanitary napkin, but for the breast naman. Kasi nagkakaroon pala ng leak. So, para hindi mag-stain sa clothes or sa underwear natin. Tapos, sinama ko na rin dito sa pouch yung aking lanolin cream or yung nipple cream. Nabanggit ko na to sa nauna kong video. Very helpful to sa cracked nipples or yung sa mga pag nag-breastfeed tayo or kahit di pa tayo nag-breastfeed yung sumasakit yung nipples natin. So, itong cream na to yung kailangan talaga na. Okay, so ito naman yung mas maliit na bag pero mas marami itong laman. And mas importante yung mga laman nito. Ayan. So, simulan natin. Siyempre, dadalhin ko na yung nakaready na rin yung mga documents. So, nandito yung mga birth certificate, marriage certificate, birth plan. Tapos, sinamaan ko na ng ball pen. Kasi nga, para hindi na magpanic yung mga tao pag nag-fill up ng mga forms. And then, nagdala ko ng dalawang thermos. One for me and one for daddy. Bakit? Kasi hindi natin alam gano'ng ko katagal magli-labor. And ayokong isipin baka nagugutom ni asawa ko. So, nagdala na rin ako ng snack pouch. Ayan, may cereal drink, may 3-in-1 coffee, may mga cookies, kung ano-ano, dadagdagan ko pa yan. But, hindi ko alam kasi kung may time pa ba mag-drive-thru, papunta doon. Pero basta ayaw ko magutom yung asawa ko habang nag-aantay. Okay?
Meron akong dalang tissue. Siyempre, ano, body spray para mabango pa rin tayo sa hospital. Alcohol. Very important. Magdala na tayo sa sarili nating alcohol. Tapos, yung husband ko kasi bumili nito sa grocery. So, ang napili niya, ethyl alcohol. Sabi ko kasi, basta yung 70%, 70%. Eh, sanay ako sa isopropyl. So, ni-research ko kung ano ba yung difference. Turns out, tama siya. Pag home use pala, maganda yung ethyl alcohol kasi mas hindi siya toxic. So, yung isopropyl, mas ginagamit siya pagka mga hospital grade, ganyan. So, mali na naman ako. Tama na naman siya. Kaya, good job sa asawa ko sa pagpili nitong alcohol. Nagdala din ako ng recyclable bag, shopping bag, just in case may mga kailangan. And, ano ba to? Toiletry bag. So, yung laman niya is body wash, feminine wash, facial wash, toothpaste, tsaka toothbrush namin. Tapos ito, parang ano ko to, all-purpose kit ko to. So, lagi kong dala to sa kahit anong bag. Share ko na rin yung laman. So, mula nung naging pregnant ako, lagi akong may dala face mask. Kasi hindi ko sure kung kailan ko kakailanganin. Tapos may dala akong panty liners. Yan. Ito, cotton buds. Kasi yung husband ko, lagi yan, pengi naman cotton buds anytime. So, lagi akong may dalang cotton buds. Hindi ko na siya tinatanggal. Hand sanitizer. Lip balm. Ano to? Hand cream. Tapos, may dala akong essential oil. Para lang sakit-sakit ng ulo, ganyan. And, syempre, may dala akong makeup kit. Kasi sana may time ako mag-ayos bago kami magpunta sa delivery room. Para naman di ako pale or may kilay man lang ako. Sabi naman ng OB ko, okay lang. So, yung laman ng makeup kit ko, sana napanood yung previous video ko ng pregnancy makeup. Yun lang din siya. Yung mga ginagamit ko ngayong buntis ako. A wallet. Dito yung mga IDs ko, card, tapos cash. Ito, charms to sa Chinese. Yan. Mga pampaswerte, laging dala dapat yan. Siyempre, may dala akong rosary. Kasi alam mo, sabi nila lagi pag daw nagli-labor, lalo yung contractions, lahat daw ng santo talaga matatawag mo. So, ito talaga ang ating weapon, prayer. And lastly, ang ating power bank. So, parang hindi tayo mainip. Lagi naka-charge. And then, may dala na rin ako. Earphones. Yan. So, yun lang naman yung prepare ko na bag ko and konti sa husband ko para bibit-bitin na nga lang niya pagka nagli-labor na ako or pag ready nang lumabas si baby. Kasi sa totoo lang, 10 minutes away lang naman yung hospital sa amin. Tapos, andito naman yung parents niya, andito din yung mom ko, yung family ko. So, pwede namang isunod yung mga bagay na makakalimutan. Kaya lang kasi very OC ako, gusto ko naka-prepare na rin lahat. So, calling all momshies, baka meron ako nakalimutan, please comment down below. Tapos, yung mga first-time moms din like me, kung may mga questions kayo sa akin, mag-comment din kayo below, tapos usap tayo. And that's it for today, guys. I hope may natutunan kayo. Watch out for my next video. Gagawa naman ako what's in my hospital bag, yung mga baby essentials naman. So, don't forget to like and subscribe. And see you all next time. Bye!